Hello everyone! Welcome back again to my channel. So for this video, pag-uusapan naman natin all about halak. So familiar ba kayo sa word na yun or naririnig nyo na ba yung word na yun? Pag-uusapan natin kung ano nga ba yung ibig sabihin ng halak. Paano mo ba malalaman na halak na ba yung na-experience ng baby mo? Ano yung mga sanhi nito? And paano mo siya gagamutin? And kailan mo malalaman na emergency na at kailangan mo ng kumonsulta sa doktor? So if you want to know more about halak, please watch the full video. Siyempre, before I start this video, gusto ko lang sabihin that this video is based on my personal experience and based on my research. And siyempre, pa-shoutout muna kay Mami Cassandra kasi siya yung nag-request ng topic na to and gusto niya talagang malaman all about halak. And kung nanonood ka ng video na to, hi sa'yo, Mami Cassandra. And finally, na-vlog ko na yung request mo. Alam niyo tayong mga mami, very paranoid tayo. Or ako lang ba? Pero kayo rin ba yung mami na talagang bawat paghinga ng baby mo, pinagmamasdan mo? Kahit na natutulog na siya, sinisilip mo pa rin siya. Tinitingnan mo kung humihinga pa ba siya, kung gumagalaw yung chest niya. Basta lagi nyo lang chinecheck si baby. Kaya alam nyo, kapag there's something wrong sa mga baby nyo, eh mapapansin at malalaman nyo rin na merong kakaibang tunog na nilalabas si baby nyo. Lalo na kapag sanggol pa si baby, bantay na bantay natin sila. Relate din ba kayo sa ganon? Paranoid din ba kayo? Minsan nalilito ka kung ano ba yung mga sounds na naririnig mo kay baby, kung meron ba siyang plema or sinisipon ba siya. Ipaliwanag ko lang sa inyo kung ano ba yung maririnig nyo kapag merong halak si baby. Or ano ba yung halak? Ang halak in English is gurgly. Ang halak po ay tunog sa dibdib ng sanggol. Mapangit! And maririnig mo lang to kapag ang baby ay merong plema or merong secretion, laway, or gatas na nasa baga niya. Para kang may narinig na nagmumumog or nagbabubbles sa dibdib ng baby mo. Ganon exactly yung tunog ng halak. Marinig nyo siya kahit tulog si baby or kahit gising. Pwede nyo rin siyang marinig kapag ididikit nyo yung tenga nyo sa likod ni baby. Ang halak kasi sa mga nanay, para siyang general term. Kumbaga any sounds na marinig nila sa dibdib ng sanggol, halak ang tawag nila doon. Pero marami kasing binibigay na sounds yung dibdib ng sanggol kapag meron silang kakaibang nararamdaman. Kasi bawat sakit ng baga, may corresponding sounds yan. Or meron talagang tunog na para lang doon sa sakit na yon. So paano nyo malalaman, paano nyo madidifferentiate na halak pa ba yun or there's something wrong na talaga sa baby nyo? Kapag natutulog sila at meron kayong naririnig na parang hilik na sounds, sanggol pa lang, di ba, humihilik na, hindi po normal yon. Possible po na namamaga yung tonsils ni baby or meron siyang tonsillitis. Minsan kapag may narinig silang sounds na parang pumipito, halak na rin yung tawag nila doon. Kapag pumipito si baby at nahihirapan siyang huminga, possible na meron siyang asthma. And kapag gano'n, yung mga sakit po na yon, kailangan nyo pong kumonsulta sa doktor. So I hope na differentiate nyo yung sounds ng halak. So ano ba yung mga sanhi kung bakit nagkakahalak or nagkakaroon ng halak yung mga baby? Ang usual cause po ng halak is kapag sobrang dami na ang nadede ng baby nyo. So kapag sobra-sobra na yung gatas na nasa tiyan ng baby nyo, meron lang siyang tatlong butas na lalabasan. Una dyan is pwedeng sa bibig, yung parang naglulungad dahil nga sa sobrang kabusugan. Pwede rin sa ilong, kaso masakit po yun. Parang ayaw natin ma-experience yun ng baby natin. And lastly, pwede siyang pumasok sa baga. Yun na yung time na makakarinig na kayo ng halak dahil nga merong secretion or merong milk sa baga ng baby nyo. Kaya makakarinig na kayo ng bubbles kapag humihinga siya. Nangyayari lang naman yun kapag sobrang busog si baby, sobrang dami niyang milk sa tiyan, and hindi nakakababa ng maayos yung gatas niya sa loob ng tiyan niya. Possible dahil sa posisyon, dahil nga nakahiga siya agad after niyang padedehin, o kaya nadadaganan niya yung tiyan niya, kaya naiipit. Ngayon mga mami, kapag may naririnig kayong halak, or may naririnig kayong sounds every time na humihinga siya, alamin nyo kung saan ang gagaling. So ano-ano naman yung mga dapat nyong gawin kapag merong halak si baby? Dahil nga ang most common reason ng halak is due to excess milk na nadede ng baby nyo, syempre every feeding niya, kailangan nyo siya talagang padighayin. Para mailabas niya yung excess air or excess hangin sa tiyan niya at para ma-accommodate niya yung milk na nadede niya.
Second, ibahin niyo po yung posisyon kapag kayo ay nagpapadede kay baby. Dapat po, kapag kayo ay magpapadede, nakataas ang ulo ng baby. Para diretso agad bumababa yung nadedede niya. Especially sa mga newborn. Very particular po na magpadede kayo in upright position. Huwag kayo magpapadede na nakahiga si baby, yung totally flat on bed, tapos nakaside lang kayo. Huwag po muna. Tulungan niyo muna sila na lunukin and i-digest ng maayos yung milk na nadedede nila. Third, baguhin nyo rin yung position ni baby kapag nailapag nyo na siya. Pwede siyang nakahiga pero medyo nakataas yung ulo, pwede nyo siyang lagyan ng unan, or pwede ring nakatagilid para in case na lumungan man siya, nakatagilid siya, hindi niya ma-aspirate yung milk na nadede niya. Pwede rin namang nakadapa, pero be sure na i-check nyo siya from time to time kasi baka naman hindi na siya makahinga sa posisyon na yon. Ako naman sa experience ko noon, nung nagkaroon ng halak si baby, narinig agad yun ang pedya na merong ng halak ng baby ko. So, nag-prescribe siya sa akin ng nasal drops, specifically salinase. Ang instruction niya sa akin is, patakan ko daw ng salinase yung ilong niya, yung dalawang butas. Tapos after nun, i-aspirate ko daw or higupin ko daw yung sipon niya or yung secretions doon sa ilong niyan ng nasal aspirator. So, ganun yung ginagawa ko nung sanggol pa si baby. Ang purpose kasi nun is para ma-liquify or para lumabnaw yung secretion na nasa ilong ni baby. Either sipon o kaya milk. Para mailabas mo siya at hindi siya tuluyan pumunta sa baga. So, yun, lagi ko lang yung ginagawa every time na nakakarinig ako ng halak. Pwede nyo rin gawin na habang pinapa-burp nyo si baby, tapik-tapikin nyo yung likod niya para mas matulungan nyo siyang ilabas yung plema sa baga niya at mapaburp nyo din siya. Kapag tatapikin nyo yung likod ni baby, dapat nakaganitong pwesto yung kamay nyo. Cup hands ang tawag dito. So, tatapikin nyo siya ng paganon. Paakyat. Yan. Sa paraang ganito kasi, mas natutulungan yung padighayin si baby and mas nailalabas nyo yung extra secretion na nasa baga niya. Mas na nagagalaw nyo yung mga nakadikit na gatas, plema, or secretion sa baga niya. And huwag kayong mag-worry mga mami. Halak is normal and common talaga sa mga sanggol, especially newborn. Kasi nga syempre, hindi pa talaga fully develop yung chan nila, yung lungs nila, and madalas pa silang lumungan. And usually po mga mami, ang halak po talaga is nawawala din. Pero kapag hindi nawala and merong other symptoms na minamanifest si baby, kailangan mo na rin kumonsulta sa doktor. So, kailan mo ba dapat ipa-check up si baby? Ipa-check up mo si baby kapag meron siyang halak, tapos meron din siyang ubo at saka sipon. Tapos yung ubo at saka sipon na yon tumatagal na ng 1 week. Kapag ganun, syempre, mag-worry ka na din, diba? Kailangan mo na siyang ipa-check up. Pangalawa, kapag merong halak, tapos ubo at sipon, yung 3 months old mo na baby. Next, kapag may halak, plus may fever. Any fever, talagang mag-worry ka, diba? Kasi, pag may fever, there's something wrong sa katawan mo, merong infection, either bacteria man yan or viral, and kailangan magpa-check up sa doktor para malaman kung ano yung sanhi, kung bakit ba nilalagnat si baby. Next, kapag narinig nyo may halak at nakikita nyo nahihirapan ng huminga si baby, kailangan nyo na kumonsulta sa doktor. Next, kapag napansin nyo na si baby may halak, tapos namumutla na, nagbublo na yung labi niya, tapos ang pale-pale na ng itsura niya, kailangan nyo na agad isugod yun sa hospital. And lastly, kapag napansin nyo na matamlay, hindi dumidede, hindi kumakain, tulog lang ng tulog, pag walang gana, hindi siya masigla, hindi siya nag-iiyak, kailangan nyo nang kumonsulta sa doktor. Emergency situation, there's something wrong kay baby, kaya siya ganun. Kailangan nyo na siyang ipa-check up agad. So, ano ba yung mga gamot na pwede nyong itik at mga remedy sa bahay na pwede nyong gawin? Bukod sa magpa-check up at saka sa prescription na ibibigay ng pedya or doktor, meron mga home remedies na pwede nyong gawin sa bahay at masasabi kong effective dahil ako po mismo ginawa ko iyon sa baby ko. Itong isa-share ko po sa inyo is mga herbal medicines. I don't know kung naniniwala kayo sa mga ganun, pero ako po mismo yun po talaga yung trinay ko at ginagawa ko kay baby every time na nagkakaroon siya ng ubo o kaya halak. And for me, very effective yung ganon. Instant medicine talaga siya. Ako honestly, dahil nga syempre nurse din ako, hindi ako basta-basta naniniwala sa mga ganyan-ganyan noon. Pero yun yung laging sinasabi sa akin ng nanay ko na ito gawin mo kasi nung mga bata kayo, ganun din naman yung ginagamot ko sa inyo. And to think na noong unang panahon, hindi naman talaga uso or hindi pa nila na-discover yung gamot sa ubo, yung gamot sa sipon. Herbal medicine lang talaga or herbal
implants lang talaga yung mga ginagamit nung mga unang panahon, yung mga ninuno natin, diba? So sabi ko noon, why not? Bakit ko hindi i-try yung ganung mga pamamaraan? And I think wala namang masamang mangyayari sa baby ko. So I tried. And na-discover ko na mas, for me ha, na mas effective siya kaysa sa mga gamot na nire-reseta sa akin ng doktor. So every time na mayroong ubo, halak, herbal medicine po yung ginagamot ko kay baby. And mas nakikita ko na gumagaan yung pakiramdam niya. Pero syempre, disclaimer lang again ha, ito para lang yun sa akin. And nasa sa inyo yun, mami, kung susundin nyo. And iba pa rin syempre, yung prescription or yung check-up and binibigay na gamot ng mga doktor. First is Lagundi. Ang effect kasi ng Lagundi is pampalambot ng plema. Kapag malambot ang plema, mas mabilis mo siyang mailalabas. Kapag nailabas na yung plema sa baga mo, mas gumiginhawa or mas lumuluwag na yung paghinga mo. So, preparation daw doon is pinapakuloan yung Lagundi, yung katas ng pakulo, yun daw yung papainumin mo kay baby. Or, after mo siya mapakuloan, didikdikin mo yung katas noon, yun yung papainumin mo kay baby. Ako hindi ko pa siya trinay kasi nga wala akong mahanap na Lagundi pa sa ngayon. Pero ito ay base sa research ko. Second one is yung oregano. Itong oregano talaga yung ginagamot ko kay Enzo. Every time na may ubo siya, may sipon, or halak, noong newborn pa siya. And for me, oregano for him is very effective. Ito yung sinasabi ko sa inyo na instant alaga yung effect niya kay Enzo. Ang ginagawa namin nun is pinapakuloan namin yung dahon ng oregano. Tapos, pag napakuluan na siya, malinis na siya, dinidikdik ko yung dahon na yon. Tapos yung katas nun, kinukuha ko ng dropper. So kapag nasa dropper na siya, yun na yung pinapainom ko kay baby, diretso na yon. Sometimes, nilalagyan ko siya ng kalamansi kasi nga ang pait ng oregano eh. Tinikman ko na din siya. And masarap nga siya pag merong kalamansi. Noong una, hirap na hirap akong painumin si Enzo and sinusukan niya talaga. Pero later on, naalala nyo na rin yung lasa and nasanay na din siya. Ta-share ko lang din mga mami. Kung ano yung prescribe sa akin ng Pedia, kuwari 1 ml, yung prescribe niya na gamot para sa vitamins o kaya para sa ubo. Kung 1 ml yung gamot, 1 ml din yung katas ng oregano. And para saan ba? And ano ba yung mga benefits ng oregano? Yung oregano daw kasi is also an antibacterial. Isa rin siyang expectorant or nakakatulong siya para mailabas yung plema na nasa baga. Another herbal plant na ginagamit namin is yung malunggay. Ganun pa rin yung papakuloan yung malunggay, tapos didikdikin yung katas, yun yung papainom kay baby. Very powerful itong plants na to kasi nga antibacterial siya, nakaka-boost siya ng immune system, at saka marami siyang health benefits. So, isa rin to sa mga pinapainom ko kay Enzo kapag nilalagnat siya. Dahil nga, ang dami niyang health benefits eh. Nakakatulong siya para mas palakasin niya yung katawan ng baby ko. Lastly, na pinapainom ko din sa kanya is yung dahon ng malunggay. Ang sabi kasi ng mga tatanda, dahil sa sobrang pait nung dahon na yon, kapag pinainom mo kay baby, maisusuka niya. Pero kapag sinuka na nila yon, kasama na doon yung plema. Trinay ko din yun, and talagang nakita ko na nailuwa talaga ni baby yung plema. Meron talaga akong nakitang yellow na parang sticky na sipon doon sa niluwa niya. So, doon ko na find out na effective din pala talaga. So, yun po yung mga pinapainom kong herbal plants every time na may ubo, sipon, or nilalagnat si Enzo. And I find it na very effective din naman pala yung mga herbal plants or herbal medicine para kay baby. Again, sinasabi ko lang po ito sa inyo just to share knowledge and share my experience. Pero depende pa rin po sa inyo, syempre, kung kayo ba ay magpapa-check up or susundin yung advice ng doktor, which is good, or magta-try kayo ng mga herbal plants or herbal medicine para sa baby nyo. Again, mga mami, ang halak po is normal and nawawala din siya ng kusa. Ang advice ko lang po is kapag meron kayong naririnig na any sounds kay baby, kapag feeling nyo there's something wrong, i-check nyo mabuti, i-assess nyo mabuti si baby nyo kung saan ang gagaling yung tunog, anong klaseng tunog, para just in case na magpapa-check up kayo, ma-explain nyo ng maayos sa inyong mga doktor kung ano yung nararamdaman ng baby nyo. Dahil first and foremost, kayo lang naman, mga nanay or parents, ang tatanungin ng doktor kung ano yung nararamdaman or napapansin nyo sa baby nyo. Ang advice ko lang syempre, kailangan maging observant kayo sa nararamdaman or nakikita nyo kay baby. Kapag nakita nyo na hindi tama, hindi normal, there's something wrong, maagapan nyo agad ng maaga. Siyempre, mas mabuti pa din na mapacheck up nyo as early as possible para matreat ng maaga, hindi na lumala. So, nasa sa atin yon mga nanay, mga magulang, kung paano matitreat ng maaga yung mga anak natin. So, I hope marami na naman kayo natutunan dito sa vlog na to. And again, nagpapasalamat ako sa nag-request kay Mami Cassandra. And if ever na meron kayong request na topic or gustong pag-usapan na i-vlog ko, comment down below or message me on my Instagram. And please follow na rin mga mommies. Unti lang po yung followers ko. Damihan nyo naman. Support me by following my other social media account. And of course, tuloy-tuloy nyo na din, follow nyo na din ako and i-visit nyo ang aking Shopee account and Instagram business account. Magtitinda po ako ng mga baby's clothes from newborn up to 10
9 months. So if you like this video and found it na very interesting and helpful para sa inyo, please like this video and share this video na rin sa mga kapwa natin, mga mommies. And please subscribe on my channel and click the bell button para lagi kang notified pag may bago po akong uploads. So yeah, this is the end of this video. See you on my next vlog po. Goodbye!